Ang una nating lulutuin, chicharong ari ng baka. Yan ang aalamin ng content creator na si Steven Bansil. Sa social media, lahat tayo naaaliw sa kanyang alter ego na si Fedra. Alam mo ba kung ano to? Oh my God! Ano ba to? Ba't ang dami? Ano ba to? Ang haba nito, Ma'am Cara. Ano ba yan? Ano daw to, Ari? Oh my gosh, Lord! Oh my God! Gawin lang, Ari daw to ng baka. Okay. Oo. Ganyang kahaba? Yes po. San yung Ari? San yung... Yung hawak ito? Ah! ito! Yes po. Yung mismong Ari? Oo nga, ang nipis niya. Pero angat mo ba, Ma'am Cara? Itong dalawa, oh, nakikita mo naman. That is the balls. Ano to? Ito yung na Chef Chris yung? This is the balls. Ah, yan yung balls. Yan. Ah, tapos, ano po yung malaking yan? Ito po. Ah, yung iba, mga ano na lang yan, mga fats. Ah, mga surrounded. Fat. Pero hindi natin pwedeng kainin ito ng ganito. Kailangan iluto siya. Yes. At kapag niluto na po yung kari ng baka, magiging ganito siya. Liliit siya. Liliit siya. Ang laki nung niliit, no? Ang laki, diba? Ang laki ng niliit niya. Bakit yung dalawa sila? O, oh, ito rin ano, yun. Pinutol lang po. Uh-huh. Then, tinanggal na natin yung mga ibang ligaments dyan. Ah. Tsaka yung mga anak. So, kapag pinakukuluan pala, lumiliit. Yes. Mm. Okay. Pag naiinitan siya, lumiliit siya. Baliktad. Pag baliktad. Baliktad. Kasi pag malamig. Doon lumiliit supposedly eh. Oh! Eh, nagsishrink siya eh. Teka, palamigin natin ito. Lagyan natin sa freezer. May freezer ba tayo dyan? Sige nga. Pero excited na ako, Ma'am Cara. Excited na ako. Oo, kasi first time ko talagang kakain ng ari ng baka. Ang na-try ko palang ano eh. Ibang animals. Sa pagluluto ng chicharong ari ng baka, para ka rin daw nagchichicharon ng balat ng baboy. Yun nga lang, dahil ari ng baka ang bida nating sahog, kinakailangan muna itong pakuluin para lumambot. So, buksan lang natin yung ating talan. So, since deep fry siya, kailangan natin ng madaming oil. Ma'am Cara, lumayo-layo ka ng kote, baka maputokan ka. Yes. Ay, sige ako. Okay, so. Ito na, ipiprito na. So, balls first? Balls first? Balls first pala. Ay! Ubo ko na! Ba't ito malapit? Gano'n yung katagat siya? Ang pag-try sa kanya? Since naluto na rin naman siya, ang purpose natin is just to crisp up yung exterior niya, mga 2 to 3 minutes. Yan, so hahanguin ko muna siya kasi para mas maging crispy siya, isa second fry ko siya. Ah, yun pala ang sikreto! Double frying. Double yes. Fry. Siguro kasi naging crispy na yung exterior niya. Oh. Pero mas lumaki na siya. Parang balot. Yes. Ayan. Ang lobo! Yun pala yun. From afar, para siyang ano, lumpiang... Parang lumpiang Shanghai. Lumpiang parang Shanghai. Chinese kikiam. Oo. Pagkatapos hanguin ang piniritong ari ng baka, saka ito titimplahan ng asin, paminta at iba pang pampalasa. Patok naman kaya sa panlasa ang chicharong ari ng baka? Magkakaalaman na mamaya! Karaniwang gawa sa balat ng baboy ang chicharon. Oh, di ba? May pa-presentation. Di mo akala ay ari lang dito, no? Pero ngayong gabi, kakaibang chicharon ang titikman namin ng online content creator na si Steven Bansil. Sino mag-aakala na ang chicharong ito gawa pala sa ari ng baka? Ito muna. Wala ko sa'yo yung mahaba. Hindi, sa'yo yung mahaba. Okay. Lagyan na suka. Malambot pa rin siya.
excited. No? Masarap na ako. Okay naman siya. Masarap na. Crunchy on the outside, chewy on the inside. Yung texture niya is very heated yung dating talaga niya. Try na muna natin ngayon yung balls. Okay. Ayun sa'yo! May ano pa ako? May padagdag? Ano ba yun? O sige, game. Iko. Ito yung balls. Sabi kanina, pag boiled lang daw siya, it tastes like egg yolk. So now... Parang atay. Hindi atay. Atay ba? Yung balot. Yung yellow ng balot, yes. No? Yung outer lang niya yung crunchy. Oo. Inside is very soft. Pero yung mismo balls. Actually, parang egg yolk na. Parang balot, yeah. No? Ako mas gusto ko yung balls. Yeah. Ayan, inubos ko na naman. Bilisan mo kasi yung pagsubo. Ang lakas mo naman kumain ng ari ng bahay. Naubos agad. Kalahati pa lang ako. Isasubuan lang talaga. Ako mas gusto ko yung balls. Yung balls? Ikaw mas gusto mo yung ari. At least, di ba? Pwede tayo mag-share.